Ang dilib, sorry. Nakapatay na kasi ilaw. Pero na dito lang ako. Ito, kita yung tube ng aking ano, nose filter. Para sa aking CPAP machine. Kita nyo ba? Try natin mag-filter sakaling lumiwanag. Wala na wala. Ayun! Dali nga lang. Ayan. Hindi kasi ako makatulog kasi maaga pa. Pero wala na kasi ako ginagawa. Kaya gusto ko na lang matulog. Tanggalin muna natin to. Okay, huwag na. So, yun. Sino-sino ba yung mga nanonood ngayon? Mga followers ko ba sa pelikula? Followers sa Alamat? Followers ng Anito? Oy, Kian, congrats sa ano, sa Eddie's Awards. Oy, Kian, magaling na ako. Ano to, CPAP machine para sa sleep apnea. Pero COVID ko wala na. And si Kian Cipriano, nagkalalili, ano, naging artista ko yun sa Love is Blind. Yun yung pinakauna kong mainstream ano, film. Nasa Netflix yun, panoorin nyo. Ang galing ni Kian dun. Kian Cipriano. Tapos ako Kian yung ano, nag-art direct ng ano, Rico Blanco songbook. Tanggalin ko na nga ito, busy. Ako yung nag-art direct nung mga Rico Blanco songbook na cover art sa Spotify. So, sana nagustuhan mo yung ginawa ko for ano, Kalalili. Congrats sa Alamat, sabi ni Kian. Salamat. Sana ano, one day, ano, magawan mo sila ng ano kanta. Si Kian nanalo ng Eddie's Award kahapon for Best Musical Score para dun sa ano nga yun, Kian? On Vodka, Beers and Regrets, yung pelikula ni Bella Padilla at saka ni JC Santos. Na madalas pagkamalan na ako yung director, hindi po. Ang director po noon ay si Irene Villamor. Nag-tie si Kian at saka yung music scorer ko naman sa He Who Is Without Sin. Si ano? Si anong pangalan noon? He Who Is Without Sin yung music scorer ko, si Pau Potasio. Promise yan, Kian, ha? Magsusulat for Alamat. Kasi screenshot ko to para ano, meron ako resibo. Been a while po, are you in Pampanga direct? Hindi, nasa Quezon City ako. In fact, dito na ako naka-base kasi yung bahay namin sa Pampanga, pinaano na, pinag-iba na. So wala na akong uuwian doon. Sige, Kian, sabihin ko kay ano, kay Boss Verb. Lapit ko nga to. Ayun.
Oo, musical score. Grabe, ang tagal ko nang walang ano ginagawa na related sa pelikula except music video ng Alamat. Ang last kong pelikula na shinoot ay ayun, He Who Is Without Sin. Ang henerasyong sumuko sa Love tsaka Just a Stranger. Lahat ng yon nung 2019. O yung mga magiliw dyan, ikalat nyo na sa Twitter na meron tayong ano, follow-up sa ating live kagabi. Although hindi naman necessarily related lang sa Alamat itong pagla-live ko. Kasi sa totoo lang guys, na-realize ko kasi ever since na nag-positive ako ng COVID 4 weeks ago or a month ago, ako lang mag-isa dito sa condo, hindi ako nagsasalita. Hindi, kasi wala akong kausap. So, in fact, kahapon, dahil ang haba kong ano, nagsalita dito sa live, sumakit agad yung lalamunan ko kasi doon ko naalala na, shit, 3 months na pala ako walang kausap. 3 weeks na pala ako walang kausap. So, kailangan ko ng ano, exercise sa aking ano, lalamunan. Mag-apply akong maging member ng Alamat. Sakto, kiyan, wala kaming... Ay, nawala ako. Ayun. Alam mo, Kian, yung Alamat, gumagawa kami ano, every now and then ng cover ng mga OPM songs, pero ginagawa namin iba't ibang ano, salita. Nilalagyan namin ng Bisaya, ng Ilonggo, mga ganun. Gawin kaya natin yung ano, magbalik archipelago version. Magaling na po ako, wala na ako sakit. Ano na, meron na akong medical certificate na ayos na ako. Pero kung ang tinutukoy nyo ay yung aking obstructive, ano yan? Severe obstructive sleep apnea, yon ang ano, medyo hindi pa natatanggal. Hindi ko maalala yung exact numbers. Pero yung ganitong sakit, parang kung 1 to 100 yung score, ang parang medyo safe noon ano lang, 1 to 20 yata or less. Yung akin na doon sa 70 plus. So ganun siya ka severe. Kaya ako nagsusuot ng ano, yung tinatawag na CPAP machine. Kian, kumusta pala kay ano kay China? O yung mga magiliw diyan, yayaan yun ng ibang magiliw dito para naman hindi tayo ano lang 22 ano viewers. Next archipelago cover when? Tingnan natin kung masisingit natin. Alam niyo naman busy yung boys sa ano. Direk, walang anito sa NBS at book sale. Actually guys, ang NBS, medyo ano na, nagsasara na kasi nalugi dahil sa pandemic. Ang pinaka-safe talaga, bumili na lang kayo sa Shopee. May advice po ba kayo for aspiring directors or producer? Meron. Ano siya, it requires commitment. Hindi pwede yung alam mo yun, yung half-hearted kang papasok. You have to decide to become a director or a producer. Hindi mo siya pwedeng gawing ano lang, plan B. Yun. Pero make sure na kapag nag-commit ka sa pelikula, ready ka na kasi hindi siya madali. So you should be ready to fail. So dapat ano, long-term yung ano commitment mo dun. Sorry ang pangit ng advice ko. Direk, happy ka ba today? Sucks lang.
hindi naman happy, hindi rin naman sad. Ordinary day. Direct, dun sa thesis mo, anong findings mo about dun sa four songs na inaral mo? Na the only way para hindi mag-matter yung language sa isang kanta ay yun nga, either danceability or either sa ano nga yun, familiarity. Hindi ko masyadong memorize na kasi almost a decade ago na yun. Pero yun ang naalala kong conclusion. Alam nyo, hindi man ako fina-follow ng Alamat members sa Instagram. Kaya, hindi siguro nila alam kapag nagla-live ako. Hindi kasi nakita nyo naman, di ba, for the past months, as much as possible, hindi ko talaga gustong parang, hindi ko gustong nire-reveal yung sarili ko as one of the creative forces behind Alamat. Kasi ang gusto ko, ang spotlight, mapunta sa kanila. Imbes na sa akin kasi somehow, di ba, meron na akong pangalan as director, so ayokong umepal as much as possible kasi gusto ko yung journey nila ang suportahan nyo, ang makita nyo. Pero lately kasi, kaya gusto kong ipakilala ang sarili ko sa inyo para ma-explain ko in detail yung mga reasons behind the creative decisions that we make for Alamat. Diba? Kesa dinidiscuss namin sa official accounts namin. So, ako na lang magdi-discuss ng mga gano'n. But di sila naka-follow. Hindi rin kasi ako naging active the past months sa Instagram. Ngayon na lang ulit. Posible po ba na magkaroon ng mga solo projects or sa yes subunits o kaya solo projects? Anong ikukwento ko sa inyo ngayong gabing ito? Direct advice po, I want to be an artist po, but I don't know when and how I start. Artist as in actress, actor, yun ba yung ibig sabihin? Mahirap sabihin na ito lang ang paraan para maging actress, pero you should start by knowing how to act. And you will only be able to do that if you attend workshops, lessons, di ba? Or join a theater group. Yun. Kasi once na-hone mo na yung craft mo, mas tataas yung chances mo na makabag ng projects, pwedeng sa commercials, sa short films ng mga estudyante, or even yung mga professional na pelikula na naghahanap ng talents, di ba? Direk, can I zero in more on your stand regarding admin of Alamat responding to washers or entitled fans? Okay lang yun kasi, gaya na sabi ko, ang Alamat ay walang balak gumaya sa ginagawa ng iba. So, yung accusation ng unprofessionalism roots from the fact na they are expecting that our social media platforms will imitate the corporate social media accounts of K-pop, na hindi ganun ang daan na tinatahak namin. Mas gusto namin kalog yung accounts namin, real talk, tropa. Walang pretentiousness. Direk, ano thoughts mo sa mga students na gusto ng academic freeze? Hindi ko alam, hindi ko napapag-aralan yung topic na yan. So, hindi ako yung perfect person to ask about it. Direk, Tanayo as leader po, nagagalit or naiinis din po ba siya sometimes? Oo.
may nagawa na po ba kayong movie sa Hollywood or US? Wala pa. Ang pinaka-closest pa lang is nakapag-participate yung mga iba kong films sa mga film festivals sa US. Like for example, sa Hawaii, sa Cleveland, sa somewhere sa Los Angeles. Yun. Anong ulam mo, Direk? Menudo. Luto ni Direk Easy Ferrer. Direk, anong course yun ng college? BA Broadcast Communication. Nawawala ang sound ko. Totoo ba yun, guys? Dinig niyo ko? Or nawawala yung sound? Direk, kailan po marirelease yung 100 facts about sa K-Bine na video? Wala na, hindi ko na gagawin yun. Kasi pag ginawa ko yun, kailangan OT9, di ba? Eh, gusto ko na OT8. So, saka na. Or ano, sa live ko na lang gawin minsan. Hindi ko eksakto, hindi ko sure kung masasabi ko yung 100 lahat, pero... Ayan, may magandang question galing kay Ate Magiliw. Direk, ang ganda ng lanay sa Hawaii. Ang lanay po, isa siyang island sa Hawaii kung saan ano, nag-shoot ako ng mga eksena doon, Bella Padilla tsaka JC Santos para sa pelikula kong The Day After Valentine's na nasa Netflix kung gusto niyo panoorin. Ganitong kwento niyan. Shinoot kasi yung The Day After Valentine's ng 2018. Okay? Na una akong na-expose sa Lanai Island nung... Hindi ko sigurado kung 2015 or 2016. Or even 2017. Basta yung indie film ko na Magkakabaong... nag-participate sa... Ay, hindi. Ano pala? 2014, no? Naalala ko. 2014. Nag-participate yung indie film ko na Babagwa. Starring Alex Medina. Nag-participate siya sa Hawaii International Film Festival. At nung pinadala ako dun... Shit, okay, erase muna ulit. Sorry, nalito na ako. 2015, yung indie film ko na Magkakabaong, starring Alan Dizon, Gladys Reyes, lumaban sa Hawaii International Film Festival. Tapos, aside from participating in the film festival, niyaya ako nung organizer na magbigay ng talk sa mga... Ewan ko kung elementary yun or high school students sa Lanai Island. Yung kasing Hawaii International Film Festival, kung familiar kayo sa geography ng Hawaii, ginanap siya sa Honolulu, which is yung capital ng Hawaii. Yung Lanai is a separate island pa. Okay? So ngayon, niyaya ako na magbigay ng talk sa Lanai about filmmaking in general kasi guys, maraming Pilipino sa Hawaii. So, dun sa Lanai Island, karamihan ng mga estudyante dun na binigyan ko ng seminar, mga Ilocano, tsaka mga ano, descendants sa mga Ilocano, tsaka Bisaya na doon na nag-base sa Lanai as ano, ewan ko, pineapple or sugarcane farmers. Ayun. Nung una, nung na-invite ako, tapos tinignan ko sa Google Earth, yung Lanai Island, hindi ako na-impress kasi parang kung pagbabasihan mo lang yung mapa, parang wala siyang sibilisasyon. Pero nung nag-eroplano ako from Honolulu to Lanai, pagbaba ko pa lang sa eroplano, sobrang tuwang-tuwa na ako kasi malamig pala doon dahil elevated na island siya. So imaginein mo, para siyang Baguio na hindi pa ganun ka-urbanized, tapos tabing dagat siya. Daming pine trees. Ang daming nature, tapos
ang lawak-lawak ng grass fields, wala kang makikita ng tao masyado. So, napaka-pristine ng state ng island na yun. Tapos nga, nung napag-alaman ko na ang dami palang Pilipino doon, parang, ayun, natuwa talaga ako na I fell in love with the island. To the point na, di ba, naging successful yung isang daang tula para kay Stella noong 2017. So, nung meron ako follow-up movie with JC and Bella, I asked Viva kung pwede bang mag-shoot ako sa ibang bansa. And pinayagan naman ng Viva. So, ang agad kong inisip is, what if balikan ko ang lanay? Ayun, kaya nag-shoot ako sa lanay. Five years from now, direct, where do you see Alamat? Where do I see Alamat? Ayun, sana successful na, you know, we get to perform all around the Philippines and if possible, sa ibang bansa, di ba? Tapos hopefully makapag-start kami ng trend of normalizing regional languages in ano, in mainstream media. Ayun, hindi ko masyadong iniisip yung ano exact scenario kasi maraming factors na involved, tsaka it's a two-way street. Hindi lang siya about the management, 'di ba? Nasa voice din how passionate they will be in the long run. Pero 'yun ang ano, 'yun ang pinapangarap namin na 'yun yung mga pag naglalabas kami ng songs, they impact a lot of people, a lot of Filipinos. Yun. Kasi, yun ang feeling ko ha, yung karamihan ng mga artist, yun yung pangarap nila sa music nila. Yung, they help people get through something, di ba? Parang, nagpo-provide ka ng guidance, or kahit ano lang eh, kahit, parang you make people feel less alone with your music. Did Taneo apply from the States? No. Nakabase na siya sa Pilipinas by the time na nag-audition siya. Meron naman palang sound. Okay. Sorry ang haba na explanation ko sa lanay. Ano pa yung mga ano, mga pag-uusapan natin dito. Direk, sino pong kasama ng Alamat sa Balay Alamat? Wala, sila-sila. Pero every morning may dumarating na naglilinis ng mga common areas. Meron ding naghahatid ng ano nila, food. Pero ang mga permanent resident doon sila. Direk, pwede po ba akong kumuha ng Conservatory of Music kahit iba course ko? Naku, hindi ko alam. Wala akong alam sa ganun. Sana magawa ko na yung ano, sequel ng Isang Daan Tula para kay Stella. Para ano, kailan ba namin in-announce na gagawin yun? Last year. Tapos may ano, may soundtrack. Tapos sasali natin yung Alamat. O, diba? Tips for aspiring directors like me. Tell stories that are, alam mo yun, yung hinugot mo talaga galing sa immediate environment mo. Imbes na gumawa ka ng kwento kasi nakita mo sa Netflix, nakita mo sa YouTube. Hindi. Halongkatin mo yung buhay mo, yung buhay ng pamilya mo, yung community mo. Kasi sa mundong ito, ang hahanapin sa iyo ng mundo ay yung kwento na hindi pa nagagawa or hindi pa naikukwento ng iba.
So paano mo gagawin yun kung puro gaya-gaya ka lang, di ba? So ano, humugot ka. Direk, sa tingin po ba nyo magkakaroon na ng nominated Filipino movie sa Academy Awards? Hindi ko alam eh. Sa ngayon siguro hindi pa. Baka wala pa tayo sa ganung level. Pero hindi ko masyadong fina-follow yung mga ganyan kasi sa totoo lang, hindi ako interesado sa ano, sa ang tawag doon, parang foreign validation. Parang tumataas lang yung tingin natin sa isang produkto kagaya ng pelikula or kanta kapag binigyan ng award or pansin ng mga taga-Kanluran, mga European. So, I find it very problematic na ganun tayo mag-isip. Kaya, hindi ko masyadong fina-follow personally yung mga ganyan. Pero, whoever gets in, congratulations pa rin. Ano ko lang yan, personal take ko lang yan. Direct, na-watch niya na yung Ari and Aria na Kapampangan film. Creative consultant po ako sa Ari. And karamihan ng mga involved sa Aria ay ano, mga Kapampangan filmmakers na dumaan sa film festivals na inorganize ko sa Pampanga. So, yes. How did you come out po na magkaroon ng mascot ang Alamat, which is Aki? Naku, ang habang paliwanagan yan. Panoorin nyo na lang sa YouTube. Ayan, nanonood si Elijah Canlas. Ang napakagaling na Elijah Canlas. Mga Canlas talaga eh. Di ba Elijah? Si Elijah, bago siya sumikat internationally sa ano, sa ano tong BL series mo, Elijah, Game Boys, ayan, nakatrabaho ko sa He Who Is Without Sin na independent film. Ayan, galing yan si Elijah, child actor pa lang yan, magaling na yan. Kanlas talaga, di ba? Hindi kasi si Elijah, ano rin yan, kalahating Kapampangan din yan, kaya kanlas yan. So, kaya pareho sila ni Jao na isang kanlas din. Tapos yung isang member na umalis, actually half Kapampangan din siya, kaya kanlas din yung apelido niya. Wala, umalis na si Elijah. Hindi ko kasi agad na shoutout. Sino kaya next na artista na mapapadpad dito sa IG live natin? Makulit po ba si Jao sa Balay Alamat? Hindi po ako nakatira kasama ng ano, Alamat sa bahay. So, hindi ko naman sila na kakasalamuha 24/7. Tanong nyo yan kapag nagla-live yung individual members. Were you disappointed that Elijah lost to Paolo? Hindi naman disappointed kasi hindi naman kami nag-expect. I'm sure si Elijah hindi rin naman siya nag-expect. Parang ano lang, sports lang. Kasi nung manalo, we're happy for them.
We don't want to invalidate the victories of other people just because we lost, di ba? So, ayan, ano lang, go lang tayo dyan, kahit naman ako, ano. Dapat ang itanong mo kung disappointed ako na hindi ako nanalo as, ano, scriptwriter or director, di ba? Pero, ano, nandito na ako sa stage ng buhay ko na, yes, awards are nice, pero hindi ko na sila inaasam masyado. In fact, I didn't attend the awards night because, wala lang. Parang dati kasi yung mga trophies ko talaga naka-display sa ano, sa shelves ko dito. Tapos nung dumami na, parang wala nang ano. Hindi na sila nakakapagpasaya sa akin, hindi na sila nakapag-boost ng ano ng validation. So tinanggal ko na lang inuwi sa Pampanga. So ngayon, I'm not after awards. I'm after the impact that my projects make. Kaya yan, ginagawa ko sa Anito, sa Alamat, and hopefully in my future films, yun ang mas habol ko. Pwede po ba kayong mag-mention ng facts about K-Bai? Gaya ng ano? Napakalawak ng tanong. Direk, sa susunod mong film, saan mo bet mag-shoot somewhere here sa Pampanga? Kung pwede sana sa ano, sa Clark, para walang masyadong tao. Among all the actors, actresses that you work with, sino yung mga di mo akalain na magaan pala ka-work and want to work with again? Sino ba? Actually, I'm very fortunate na karamihan ng mga artistang nakatrabaho ko, hindi ako nagkaroon ng problema in terms of attitude, in terms of professionalism. Siguro si Ann Curtis. Not because kumbaga kasi Ann Curtis yun, so syempre bilang ako relatively young director, the idea of working with her sa isang major project talagang intimidating. Well, siguro not necessarily intimidated kay Ann, pero intimidated lang dun sa idea na parang I'll be working with an actress na bata pa lang ako, napapanood ko na, di ba? So yun, pero she's very professional. She's very easy to work with. Yun. And she's actually very serious sa kanyang craft as an actress. So, hands down. Direk, saan mo gusto mag-shoot ng music video ng Alamat kapag wala ng pandemic? Sa... saan kaya? Sa ano, diba, na-restore yung Metropolitan Theater sa Manila? Parang feeling ko ang ganda mag-shoot dun. Google nyo kung hindi nyo pa nababalitaan. Direk, ang dami pong mga local designers brand sa Alamat sa kasuotan accessories. Kayo po naghanap. Yes. Nag-theater po kayo before? Yes, pero hindi siya yung solid na theater talaga like Dula ang UP. More of yung org kasi na member ako sa UP. Nag-theater din, pero hindi theater yung focus niya. So, nagkaroon ako ng experience doon. Where to watch He Who Is Without Sin? Sa ngayon, wala. Yung sa PPP last year lang talaga siya naging available. Sa mismong set direct, paano
na-conceptualize at yung process po kung paano na-include ang tinikling, kulintang at maglalatik sounds po. Ang kasing yung tinikling na beat, as in ano pa lang, nung ginagawa pa lang talaga yung kanta, pina-try ko na yon. Sabi ko, try yung ano, parang tinikling beat sa huli. Tapos, yung time signature magiging siyang parang 3/4 imbes na 4/4. Wow, napaka-technical ng ano, language. So, kasi yung tinikling, ano siya, 3/4. Tak, tak, pa, tak, tak, pa, tak, tak, pa. Diba? As opposed yung the rest of the song na 4/4 na 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Diba? Ikaw yung si Bingo mo sa kalungkutan. Tapos magsishift siya ng 3/4. Tak, tak, pa, tak, tak, pa, tak, tak, pa. Kaya, kailangan mong bawasan yung syllables ng chorus. Kasi diba yung usual chorus, ang buong linya niya ay ba't bigla kang umalis, hindi ka nagpaalam. Pero kung magiging 3/4 yung ano, yung time signature, kailangan mong bawasan yung ano, syllables para mag-fit. Kaya naging ano siya. Naging ano na lang. Bigla kang umalis, hindi ka nagpaalam. Pag-ibig mo sa akin ay pansamantala lang. Ayun. So, early on, nakaplano na talaga yung tinikling doon. Tapos, yung kulintang tsaka maglalatik, ano na yan? Kasi nung nagawa yung acoustic demo ng ano, ng K-Buy, ang next step kasi nun, dadalhin mo sa arranger para i-arrange yung, i-areglo yung kanta. Doon na namin pinag-usapan na magpasok ng mga native instruments. And hindi naman ako nag-request necessarily na lagyan mo ng kulintang, lagyan mo ng ganito, lagyan mo ng ano. Si Ian, ano? Shit, ano ang apelyido ni Ian? Ian Inigo? Ala, nakalimutan ko. Kasi si, ano, si Sir Ian, siya ang nag-decide na lagyan ng kulintang dito. Lagyan ng, may angklung pa guys doon. Hindi ko lang kung alam yung angklung. Pero hindi kasi yun Philippine instrument eh. More of ano siya. Indonesian. So may angklung. Tapos, may angklung. Ano yan? May angklung. Tapos merong maglalatik sounds. Hindi rin naman ano, hindi namin in-instruct specifically na lagyan ng maglalatik sounds. Parang sinabi lang namin yung concept ng Alamat na it's trying to fuse traditional and modern, and yung arranger na yung nag-interpret nun. And masaya naman ako sa naging result, di ba? Tapos, nung na-arrange na, ang next step is ibigay sa choreographer, kay Coach Jim, kasi yun, kailangan na niya bigyan ng choreography. And ganun din, basta sa lahat ng nakakatrabaho ng Alamat, we always tell them our concept. And we ask them to interpret the concept according to their expertise. Diba? Pero if they need parang historical or cultural references, handa ako magbigay nun kasi I have all the books, I have all the contact persons na pwedeng i-consult. So, for Coach Jim, ayun, pinadalan ko siya. Sabi ko, pwede dyan, ano, parang maglalatik yung inspiration natin. Pero para ma-modernize siya, ihalo mo siya sa Hakka dance ng New Zealand. Tapos, yung tinikling sa huli din. Ganun din. Kumbaga, para siyang ano eh. Kung nanonood kayo ng America's Best Dance Crew, para kaming lumalaban sa ganun. Kasi very concept heavy yung choreography, yung lahat, di ba? Ayun. So everything is ano, walang madalang ang random sa Alamat. Laging ano, planado. Direk, may chance po magkaroon ng concept yung Alamat ng manliligaw, harana, ginao, old times vibe? Kung napanood nyo po yung isang cover namin ng Hindi Tayo Pwede, yung meron siyang intro na Pilipinas Kong Mahal.
ayun yun, ganun ang concept nun. Yung si ano, si Tomas, RG, Mo, Gami, tsaka si Valfer. Yung ano, ganun sila. Ang bayan ko'y tanging ikaw. Ayun yun, parang style harana yun na kundima. Direct, how invested are Alamat Boys sa Alamat Vision and Concept before they joined the group? Hindi ko sure actually, kasi hindi ko rin naman ina-expect na maging invested sila kaagad. Kasi syempre, galing lang yan sa normal na pamumuhay. And ako, yung vision ko for Alamat, yung concept ko, di ba nga, parang a decade in the making kasi nagmula siya sa thesis ko. So I cannot force them to be totally invested in Alamat. Pero, I tell them, I explain to them kung bakit ganito yung ginagawa natin, and I just have to prove to them na it will work. They just have to ano, do their jobs well. And when I say do their jobs well, ang focusan muna nila is ayun, maging magaling na singers, dancers, rappers, di ba? Direk, may napagalitan po ba habang nag-shoot ng MV? Oo. Si Tomas. Meron kasi siyang ano, may sinasabi ako tapos hindi niya ginagawa ng paulit-ulit. Ayun, napagalitan. Na-involved na po ba kayo sa theater sa HAU? Hindi. Yung mga covers nila, direct sila lang po nag-iisip. Depende kung aling cover yung tinutukoy mo. Yung iba, bigay ni Coach Zeb, yung voice teacher nila. Hindi tayo pwede, it came from me. Wala na bang pag-ibig, it came from me. Direk, may pagka-Pinoy Dream Academy po ba ang training ng Alamat? Actually, we're not really focused on songwriting. Nagkataon lang na yung K-Buy na sinulat nila, I liked it and pinush ko. Kaya lumabas na parang songwriters agad sila. Pero itong next song, actually, it's written by other people except yung mga regional parts kasi syempre, sila lang ang may kayang magsulat nun. Ang mas gusto ko ngayon, mag-focus muna sila sa singing, rapping, dancing, saka na yung songwriting. Nakabalik na ba si Jao? Hindi pa. Bukas. Direk, saan campus ka po sa UP? First year sa Clark, second year onwards sa Diliman. Sige, pag-usapan natin yung wala na bang pag-ibig ang cover ng Alamat. Ang concept naman nun, ganun nga, na parang paying tribute or maalala natin yung mga tumutugtog ng mga lata or mga tambol sa daan na usually sila yung mga tinatawag nating bajaw or the more politically correct term, mga sama dilaot people. Tapos ang isang inspiration ng musical arrangement ng Wala Na Bang Pag-ibig ay Killing Me Softly. Kasi kung papakinggan niyo yung Killing Me Softly, very bare din yung instruments. Parang halos ano lang, percussion, di ba? Kumbaga, ang may imagine mo, parang yung mga tumutugtog sa New York na subway, mga tumatambol sa daan, mga busker. Ang isa pang inspiration ay yung remix ng Officially Missing You ni Tamiya. Ganun din, parang nagtatambol sa daan yung dating. So, yun yung mga naging inspiration namin sa ano. Ay, naging inspiration din namin sa feels ng Wala Namang Pag-ibig yung that thing
Hindi ko lang kung alam yung dating. Baka masyado na kayong bata para malaman yung kantang yun. Girls, you know you better watch out. La 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 la. That thing. Ayun yung ano, pinagkunan namin ng inspiration sa sound ng ano, ng wala na bang pag-ibig. Ah, meron pa. Yung whistle ng Blackpink. Inspiration din namin sa wala na bang pag-ibig in terms of dun sa concept na kung papakinggan nyo yung whistle ng Blackpink, ganun din. Very bare yung instruments. Parang mga papitik-pitik lang, di ba? Tapos, ang isang kakaiba dun sa wala na bang pag-ibig, di ba? Ano siya, very parang tribal yung beat. Tapos, pagdating ng chorus, biglang babagal yung tempo ng sadya. Kasi, throwback siya sa version ni Jaya. So, ganun ang concept niya. Ngayon, saan namin nakuha yung influence ng ganung style na parang sasadyain mong... Kasi, guys, madalang mag-iba yung tempo sa pop music. Usually, very consistent yung beats per minute ng mga pop songs. Pero for wala na bang pag-ibig, talagang mag-iiba yung ano niya, beats per minute niya pagdating sa chorus. Not just because we are paying tribute to the original version of Jaya. Ang isang inspiration namin sa pag-iiba ng tempo ay yung kantang West Coast ni Lana Del Rey. Kasi ganun yung ano, ganun yung concept din ng West Coast. Tingnan niyo lang sa YouTube kung di kayo familiar or sa Spotify. So ganun. Tapos yung pinaka last chorus na wala namang pag-ibig, we merged yung version ni Jaya tsaka yung badyaw, ano, pagtatambol. Tapos mas naging mabilis yung ano, beats per minute niya. So yung songwriting sa Alamat, hindi lang siya about the lyrics. The musical arrangement, the music itself, kasama lahat yan sa pinaplano, sa pinag-uusapan. Hindi ito yung tipo ng songwriting na naka-rely ka lang sa lyrics, sa message, hindi. The music should tell a story. Kaya dun sa mga nang babash sa amin na ang shallow ng K-Bay, ang shallow ng lyrics. Kasi kami, ang songwriting principle namin, it's not just about the lyrics. Kahit yung paggamit mo lang ng kulintang sa chorus, that's already a message itself in itself. Ganun ang songwriting ano namin, process namin. Direct, were they really set to debut Feb 14? Basta ang usapan, first quarter ng taon. And we just thought na Feb 14 would be a good date. Hindi na paaga ang K-Bay. Yun talaga ang ano, schedule. Sa bahay lang ba dapat talaga isushoot ang MV ng wala na bang pag-ibig? Yes, kasi quarantine. We're trying to show people with the hindi tayo pwede tsaka wala na bang pag-ibig music video na kahit na quarantine, we are still, you know, able to produce music. Ipo-post po ba sa YouTube yung mga dance cover ng Alamat? Hindi, kasi naka-copyright strike kami. Direct, open ba kayo sa mga fans katulad namin na makikonnect sa mga local radio stations para ma-interview ang Alamat Boys? Hindi ko alam kung paano natin gagawin yun, pero go lang. Sige. What is the easiest way to contact admin? Siguro sa email na lang yung ano, contact.alamatofficial@gmail.com.
Pwede po ba sila maka-perform live uli like sa Lunch Out Loud? O nga no. Alam ko March kami naka-schedule dyan. Anong nangyari? O, posible. Ang challenging kasi sa Alamat guys, walo kami. Walo sila. So, syempre, kapag mas marami yung talent, mas marami ang kailangan mong i-swab test. Eh, ang mahal ng swab test, almost 4,000, 5,000 pesos. Diba? So, kung 5 times 8 people, ano na agad yun? 40,000 pesos na agad. Yung pagsaswab sa isang 8-member group, sasali mo pa yung makeup artist namin, stylist, road manager. So, medyo ano, mabigat siya sa bulsa ng mga producers. So, ang magandang gawin natin, pasikatin natin ang Alamat para producers mismo talaga yung magkaroon ng interest na imbitahan yung Alamat na mag-perform dito sa mga shows na to. When po marirelease yung sa Parsing? I-follow nyo na lang yung Parsing magazine kasi sila yung nagpo-post ng information about it. Kami ano, nagre-repost lang kami ng mga pinopost nila. Direct, paano po nag-guest yung Alamat sa PUP? Ayun, nagana sila. Nagpadala ng formal letter. Direct, kaninong picture ng members sa Parsing ang favorite? Hindi ko pa nakikita yung pictures. So, hindi ko pa masasagot. Ano na po update sa 100 tula part 2? Wala pa, pero ayun, nag-release kami ng ano, graphic novel ng original version para ma-refresh kayo sa kwento ni Fidel tsaka ni Stella. Ayun. Yun lang po yung teaser ng Parsing. So far, yes. Kung meron mang mga susunod, ipopost na lang namin. Kasi, taga-repost lang kami talaga. Walang archipelago version yung kilometro. Ginamit lang namin yung kilometro para dun sa isang ano nila, recital. Yung ano na dun, si Carlene of Z Girls, di ba? Ginamit namin siya for the parang singing and dancing na evaluation. Anong year grade level sila direct before they went to Alamat? Hindi ko memorize guys. Hindi ko memorize yung mga ganyan ano, details. Direct, may reaction video ba si Carlene sa K-Bye? Parang wala akong nakikita. Nagbabasa po ba kayo ng DMs direct? Noon, oo, lahat. Pero ngayon, sa sobrang dami, ano, hindi na talaga kami makakapagbasa. Sa sobrang dami. Paminsan-minsan na lang. Direct, meron po ba kayong contribution sa Parsing concept ng photoshoot? I don't think matatawag mong contribution yun. Pero I just reminded the photographers or the project and organizer na sana mapakita pa rin yung konsepto ng Alamat. Kahit ano lang, subtle lang. So, ayun. Sila yung photography group na yung nag-isip ng concept. Ayun dun sa sinabi ko na mapakita yung concept ng Alamat. Hindi ko naman dinikta na ganito yung gawin nyo, ganito yung gawin nyo. Direct, malaria pong idala yaching pasing ang po yung Milet ketang keting IG. Ala no rin itang kay filter king Snapchat, so ala, imposible na.
ano pa? Wala bang ano nanonood na Alamat member dito para isali natin sa ano, sa live? Wala. Illuminati. Ano pa? Daldal pa tayo hanggang antukin tayo. Share a photo or video with your viewers. Pwede pala yun. Yan. So, ang picture na yan ay nakunan nung nag-shooting kami ng Just a Stranger. Ano? Yung Just a Stranger, yung pelikula ko with Ann Curtis tsaka kay Marco Gumabaw. Sa Portugal kami nag-shoot. So, meron kaming extra day para maglibot ng Lisbon ng Portugal. So, ito parang ano siya, Castillo. Lumang Castillo. So, yan yun. Namiss ko bigla, ano, mag-shoot sa ibang bansa. Yun lang kasi guys, yung way na ano, nakakapag-travel ako. Yung mag-shooting sa ano, sa ibang bansa. Hanap pa tayo ng pwedeng i-share. I-share natin ito. Yan. Sorry, napaka-random ng mga sinishare ko. Wala lang akong magawa. So, ito ay premiere night ng To Love Somebody. Ito yung pelikula ko with Maha Salvador tsaka si Zanjo. Ito rin ang first ever film ko under Black Sheep. So, yan. So, kung makikita nyo yung ano ko, yung suot ko, ano na, nahuhumaling na ako sa ano, sa Alamat concept ng time na yan. Ano yun eh, 2018. May physical copies po ba ng Anito sa mga NBS worldwide like sa Davao? Alam nyo, malabo na na meron sa mismong mga physical bookstores kasi unti-unti nang pinupull out yata yung mga books sa mga, yun, mga national bookstore because business has been bad dahil sa pandemic. Dahil yung mga malls, walang tao masyado. So the safest way talaga to buy Anito is through Lazada or Shopee. Share pa tayo ng picture. Ang picture naman na to ay ano kaya? Picture na i-share natin ay sorry ang ano na ang sabog na ng ano ko live ko nahawa na ako kay Joe
Scroll down. Wala na akong ma-share. Wala na akong makalkal. Sige, last na ako talaga. Para lang meron tayong ano, mapag-usapan sa ano, pamumuhay natin. La, wala na. Wala na. Usap na lang tayo. Stop sharing. Ayan. Direct, may content po ba with Kyo? Meron. Hindi pa lang nakakarating yung files sa editor namin dahil na-positive kami ng COVID. So, syempre. Usually kasi yung editors namin kinukuha yung files sa mismong balay. Balay Alamat, di ba? Direct, posible po ba na maging idol kahit no experience, no contest, ang sinalihan, pero want to be a trainee there? Siyempre, kailangan munang makita ang potential mo. Hindi naman kailangan magaling ka kaagad, pero makita yung potential mo sa singing, sa dancing. Yun. Magilim na gabi kay Aya Ameshi. First pick with Alamat. Meron ba ako noon? Hanap ako ha. Napakadami na kasing ano pictures dito sa ano ko. Sa phone ko. Hanap tayo ha. Tatawa ako sa mga pictures. Wait lang. Wait lang. Maraming skin, ano, you know, marami akong ini-scroll down. Dami, wait lang. Ah, nainip na kayo. Nahanap ko yung ano, very first picture ko. Ano, very first picture ng Alamat nung nagsama-sama sila. Kasi ang tagal mag-scroll down dito eh. Ayun! Yun. Asa na yun?
Yan, sila yung ano first batch kasi hindi naman sabay-sabay ano pumunta sa balay. Diba? Totoy pa sila dyan. Tapos yung second batch. Grabe, sa scroll down ko ulit. Ayoko na. Basta, yan. Ayun. Ano pa ba? Dala ng ano, questions. Direk, okay lang po ba sa inyo at sa members yung pag-ship namin sa kanila? Oo, walang problema doon. Katuwaan lang naman. Direk, saan po kayo gumraduate? Sa UP, ano po, Diliman? BA Broadcast Communication. Direct, possible po bang mag-model yung Alamat for local designers? Yes po, lahat ng naiisip natin, posible lahat yan. Walang limitasyon. Nantok na ako pero go lang. Direk, kayo po ba yung tumawag kay Gami na dumating si Kyo? Ha? Ano yun? Hindi ko maalala yun. Member dyan na ano, online. Wala. Tulog na yung mga yun siguro. Sige lang, padala kayo ng questions habang nagsascroll down ako ng pwedeng ano, i-share na picture. Nakikita nyo ba yung ano? Yung Century 2 na may kandila sa ano? Sa kanan, sa right side ng picture. Ayun yung ano, yan yung birthday cake nila sa akin ng birthday ko. Seryoso yan. Century 2 na may kandila.
Ano pa ba? Ayan, ito pa yung isa kong ano, project na hindi natuloy dahil sa pandemic. So ako dapat yung gagawa ng bagong ano, Pedro Penduko na pelikula starring si Mateo tsaka si Empoy. Pero yun, pandemic. May time dati nag-aano kami, nag-face up. Yung nagmumukha, nagiging babae, gano'n. Katuwaan lang namin. Sabi niyo dyan. Pictures pa. Wait lang. Ayun, nakikita nyo ba yung mga Aki Alamid ano, dolls dyan? Sampu yung pinagawa kong ganyan. Ipamigay namin yung anim sa mga magiliw na mananalo sa isang fan organized na contest. So hindi naman sila yung social na dolls, in fact hindi sila perfect pagkakagawa, pero ayun, kung gusto nyo mag-adopt ng Aki Alamid, ayun, sumali kayo sa contest na yun. Alagaan nyo ha, kasi ano lang yan. Hindi naman matibay yung pagkakagawa niyan. Pero kung napanood nyo yung K-Buy na acoustic video ng Alamat, nakita nyo, di ba, hawak-hawak nila yan. So, may ano, may sentimental value. So, good luck sa mga sasali. Post na tatap sa Twitter kung di ako nagkakamali. Pero guys, gusto ko lang ma-appreciate nyo na aside from ano sila, locally designed yung mga damit nila sa mga ganito, medyo mabigat sa bulsa yung mga ganyang ano, damit. Kasi madalas kapag nagpo-post kami ng pictures ng Alamat, yung naka-black sila, tapos may mga magko-comment na, wow, they look expensive. Pero pag dito sa mga damit namin na locally designed, hindi namin nakukuha yung ganong comment. Pero guys, mas mahal yung ganito. For example, yung ganitong coat, aabot siya ng 10,000 pesos. Tapos, saan pa ba? Yung
example yung suot ni Alas dun sa ano niya, concept teaser. Yung suot niya dito. Yung ano, yung denim jacket na may embroidery. Guys, ano yan? 4,000 pesos. Ganyan kamahal yung mga ano, mga damit na yan. Tapos ano pa ba? Ganun din yung suot ni Valfer na panubok na bomber jacket. Ganun din yung presyo noon, 3,000 plus. So, pero kasi syempre tayo, nasanay tayo na ang konsepto natin ng looking expensive or mamahalin, di ba? Yung mga coat, ganun. Very Western. Pero, ayun, gusto ko lang, trivia lang na mas mahal pa yung mga ganito. So, sana ma-appreciate niyo yung effort dyan sa mga damit nila dyan. Ganun din yung ano, yung barong na parang bomber jacket ni RG. Mahal din yan. Magkano ba yan? Kasi umaabot yan ng 7,000, 8,000 pesos. Ganun din. Bakit wala akong picture nung kaya ano, Taneo? Ayan, yung suot ni ano dito, ni Bryle, ni Taneo. Ganun din yan, 3,500 pataas yung presyo niyan. Pero, okay lang, kasi nakakatulong ka dun sa mga weavers, di ba? Na naghabi ng mga ganyang damit. So, yun ang isang purpose kung bakit natin sinusuportahan yung mga ganyang damit. Kahit yung presyo, ano, masakit sa bulsa. Kasi alam mo na nakakatulong ka dun sa mga local designers, local shops, especially yung mga katulad niyang suot ni Taneo na in collaboration talaga siya with ano, indigenous weavers, di ba? Wait lang. Naghahanap tayo ng picture na pwedeng pag-usapan dahil wala tayong magawa. Yan o. Yan mo makikita na napakatangkad ni ano ni Wilbert. Kasi si RG na yung pinakamatangkad sa ano, di ba? Sa Alamat. Silang dalawa ni Jao. Tapos
Tingnan mo yung height niya, ni Wilbert. Ano lang, random lang itong mga picture na sinisend ko. Isa-scroll ko lang na mabilis, tapos kung saan magla-landing, yun ang isa-share ko. Tap dito sa selfies. Nung ano, nung in-order namin yung kay ano, kay Taneo, nainggit ako, nagpagawa din ako for myself. So, ayan. Kung nakikita niyo yung picture kong yan, yung suot ko na parang kimono shirt din, binili ko rin from the same person na gumawa ng suot ni Taneo. Pero ibang symbols yung pina-embroider ko. Tapos kung nakikita niyo yung inner shirt ko dyan, binili ko yan sa ibang ano designer. Si ano, ang pangalan ng brand ay Nino Franco. Kung nakikita niyo yung embroidery sa gitna, ano siya, Tivoli woman. And ang nag-embroider niyan, mga actual na Tivoli women. So, ayan, medyo mahal din ng shirt na yan. So, imagine niyo kung yung suot kong kimono shirt ay 3,500, tapos yung inner shirt ko, aabot yata ng mga 4,000. So, halos 7,500 na yun. Tapos yung face mask ko na indigenous din, ganun din yung presyo. Ano, 200 plus, ganun. So, mamahalin ang suot ko dyan. Pero hindi naman yun yung habol. Ang habol ay suporta sa mga ano local na designers tsaka weavers. Tapos, ano pa ba? So, may nakita kanina ako na nagsasabi dito sa chat about Batangas. Ayan, before nag-pandemic, isa yung Batangas sa mga napuntahan ko. Kasi naghahanap kami ng mga location para sa Pedro Pindufo. Si Gami. Yun yung ano. Pinahawak ko saglit yung phone ko sa kanya para makapagpa ano test, swab test. Tapos nang binalik sa akin yung phone ko, nandun yung selfie niya. Pinakialaman niya yung phone ko.
Oops, baka may mag-ano, screen record. Abangan nyo. Tapos, ano pa ba? Ha-ha-ha. Eto, sa portrait. Eto yung mga papamigay natin na ano. Papamigay natin na mga Aki Alamid. Yung mga nasa background ni Mo. Ayun, nakita niyo yung mga Aki sa likod. Ayan. Papaampun na namin sa inyo yung iba dyan. Siguro mga anim. Yung apat matitira sa Balay Alamat. For ano? Sakali lang kailanganin. Pwedeng ibang ano, i-share. Wow, naging 52 viewers tayo kung kailan lumalim ang gabi, ah. So ito naman, isa ito sa mga CCTV footage na ni-record namin. Kasi ito yung time na feeling namin may multo sa balay. So hindi nyo ngayon kita dito, pero basta nakita namin na sumara na lang yung pinto dito sa kaliwa. Kaso hindi kita sa video ngayon dito. So nandito pa rin sa phone ko. Basta somewhere dyan, ano, sumara yung pinto mag-isa. Seryoso, sumara mag-isa. Lo, yung mga mag-isa dyan. Tapos nung merong nung hindi pa nire-reveal sa public yung Alamat, madalas ko kasing kachat si Carl ng The Juans, kasi nga pareho kaming kapampangan, tapos nagkatrabaho na kami sa isang daang tula para kay Stella, di ba? Sila yung kumanta nung balisong theme song ng ano, ng isang daang tula para kay Stella. So madalas ko ring ano, ipakita talaga sa kanya yung trainees ng Alamat. Ganun, tapos yun nga, in-inform ko siya na balak namin gawan ng multilingual version yung hindi tayo pwede. So doon sa isang live ng The Juans, ayan, parang nabanggit niya yung about sa Alamat. Andito pa yung video. Guys, direct! Dahil dyan guys, abangan nyo yung cover ng isang rising OPM boy group na magko-cover na hindi tayo pwede.
So I don't want to spoil too much about pagalitan ng direct. Pero there's this writing rising OPM boy group composed of people from different regions of the Philippines. And they're going to be doing a cover of Ni Tayo Pwede. So about you. Direct, thank you for the 500 stars. Grabe naman si Direct. Patala ko ng 500 stars. Tapos ano pa bang pwede nating i-share? Abutin ang pangarap na pagi. Ba? Hala, wala na akong mapakita. Alam nyo yung ano, hindi tayo pwede na Alamat version. Ginawa namin yun para yun ang i-present ng Alamat sa kina Boss Vic, yung head ng Viva, kapag na-meet na nila. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin na-meet ng Alamat yung mga boss sa Viva, dahil nga every time na meron kaming sineset na araw, laging naka-cancel kasi biglang merong COVID outbreak, biglang may pandemic. So hanggang hindi na namin na ano, na-present yung hindi tayo pwede. Ano pa ba? Mukhang wala na tayong pakita. Last try. Ito, kamukha ni Jow, yung isang member ng New West. Di ba kamukha ni Jow? Ayun. So, ayan. Andiyan ba si Alas? Try natin, ano, makipagbardagulan tayo kay Alas. Nag-aantay tayo na ano, tanggapin ni Alas yung request. Naku, mukhang hindi siya nag-aano, tumatanggap ng request. Yeah, no. Hi, Direct. I'm here and Jow at Mushroom. English ka, bro. Yeah, with Thomas and RG. Ang ginagawa mo dyan? Nalulungkot ka na sa kwarto mo. Yeah. Kasi may...
Kasi mainit, no? Mainit sa kwarto mo, no? Oo, oh, mainit. Papalagin ako ng dalawang aircon doon. Sana all! Si RJ Direk, oh. May sasabihin. Ano? Hello, Direk. Good evening. Anong sabihin niya? Chicken daw, Direk. Kumakain chicken. Pa po ako. 24 chicken? Hours naman daw yung food, eh. Maintindihan. Ipakita ka, ipakita mo yung flex mo yung ano mo. Kitang kumakain pa ako. Yung hairstyle mo. Dali. Yung ano, pangs niya. Oh, pakita mo na, dali na. Next time, charot. Nag-video ka nga kanina. Wait na, kumakain pa, ngumumuya pa ako, may ano pa ako. May bagong hairstyle si RG, ano, nakita ko sa video greeting na ginawa niya kanina para sa mga nanalo dun sa content. Oo, nakita na pa. Pero yung mga magiging... Ay, mga magiliw. Hello po, Derek. Ay, mga magiliw. Kamusta po kayo? Kailan yung jacket mo pinagawa yan? Ano po, Derek? Kailan mo pinagupit? Kahapon lang po. Ay, kahapon ba yun? Kumupit siya. Opo, kahapon lang po. Ipopost ko po yung ano, ipopost ko po yung bago kong pic. Pero not now. Kasi na-edit ko ba. Alam mga magiliw. Binlog mo ba para sa ano? Balay Alamat. Bawal pa eh, Direk. Bawal kasi mag sa ano sa barbershop. Hi, Tomas. Bawal mag-video? Opo. Hi, Tomas. Kasi papagalitan yung mayari. At dito si ano, Tomas Alam. Malakas. O, Tomas, tumatago pa. O, bahala ka. Nakaubad ako. Nakaubad nga ako eh. Ayun, si Tomas yan yung kapag ano, pupunta kami sa Balay Alamat, dada na naman ano. Naka-brief lang sa kama. Tsaka, ala, ano, grabe naman to. Uli ka. Ito nga si Alas. RJ. Si Alas. Buksan yung food namin. Dapat kanina ako pupunta dyan kaso wala pa si Jao. So bukas na lang. Pag-uusapan natin ng mga ano. Plano. Tayo tayo dyan. Magay ka naman sa mga magiliw. Ay, hello mga magiliw. Hindi ko nga alam eh. Kamusta kayo dyan? Saan si Taneo? Nasa kwarto niya po. Room raid natin. Room raid. Room raid niyo. Dali! Babakasuntokin ako direct. Yung mga ilang trip lights na binili ko. Taneo! Direct ko. Saan? Si Direk. Hindi nag-download ay, nakalubad ko siya. Naka-soundproof na siya dito, Direk. O, sana all. Kumakanta ata siya mag-isa dyan, eh. Ha? Kumakanta siya mag-isa. Mas may aircon pa siya dito. Kaya pinasoundproof niya. Ayan si Mo. Ayan, naka-ano tayo, IT lang. Ay, naka-IT lang. Hello po sa inyo lahat. Hello mga magiliw. Nakaubad ako. Kain tayo, kain. Laging tinatanong ko mga... Inaanap ka yun, Direk. Direk, kain na lang. Akausapin mo na lang. Nakausap king. Bakit may ano, may putik na naman siya sa mukha? Opo. Kausapin mo si ano, Rek. Kumagana to, bro. Ay, Direk. Kumagana to. What's up? Naka-ID. Bumaba ako. Ilan lang? Oh, ito. 123, go. 121. Mo. Ako nga. Mo daw. Mo. Ituro mo kung saan yung multo na nakita mo dyan. Ha? Multo? Turo ko? Oo. 125. Yung mga walas. Nakwento ko kanina eh. Sa mga nanonood. Dito pa lang may multo na ano kasi naka-red. Ah, kaninong ilaw 'yan? Saan niyo galing? Dito sa ano 'to 'yan?
tapos yung lights din. Nandiyan eh, food. Saan ba? Saan ba? Ito, dito sa... Ano yun? Pakita mo to. Hindi, ayan, ayan. Bakit siya? Paano, paano? Yan, dyan. Dito ko siya nakita. Dito mismo sa... Ano yan? Sec. Sec. Sa second floor po. Asan yung iba? Asan yung iba? Ano yung pura? Kita kids. Hello po, Direk. Sino yun si Gami? Iba klase nito dito. Patay ka! So yun, may photo. Nag-chata siya dito. Ay, iba yung room niya o ibang klase? Ano yung kwarto nito? Ganda yung room flex. Ay, may projector pa siya o. Oh. Kapal lang. Nagkaroon ng tall room bigla ng Balfour. Nagkaroon bigla ng tall room. Food, food, food. Kain tayo mga magiliw. Bago sa mag-extend, ano, mag-extend. I miss you too. Bal. Saan yung food ko? Ha? Saan yung food ko? Saan sa baba? Wala ng power bank. Hello mga magiliw. Alas room ba to? Sa akin to. Dito room, dito room. Ba, sagrado kasi yung room ko. Sagrado yung room ko? Kinaano nyo? O since ano, actually, asan si Alas tsaka si ano? But... May isi-share po ako direct. Ano? Yes, di kasi narinig ko si mo kanina at mag-share siya tungkol sa nakita niya. Oh. Di ba, meron din po akong nakita dito. Saan? Anong floor ba yan? Second floor ba yan? Second po. Oh, ikwento mo yung nakita mo. So, ano, kasi dati gumagawa ako ng assignment ko. So, dito ako sa hagdan. Yan. Dito ako gumagawa. Tapos yun yung kwarto na may nakita ko. Kwarto ni Balfour ngayon. Yan. So, dito ako. Mga ano na yun, mga alas 12. Tapos, ayun, gumagawa ang assignment, ganyan. Nag-video ako, front cam. So biglang, nasipatan ko yung sa gilid, parang bumukas siya ng konti. So, napatingin ako. Pagkatingin ko, may nakita akong mukha. Yung pinakamalapit ng mukha na nakita ko is kamukha ni Jow. So, ba't nandiyan si Jow? Dati room niya ni Tomas. So, nagulat ako. So, hindi naman ako natakot. So, nagulat lang ako. Tapos ayun, pina-review yung CCTV. At yun nga, nakita sa CCTV na parang bumukas ng konti pag slow. Ayun nga yung ano lang. Before kayo sumali dito sa live ko, kinikwento ko yan kanina sa ayun yan guys, yung kinikwento ngayon ni Gang. Kasi kanina sinare ko yung mismong CCTV footage ng ano. Diba? Kina-check natin yan. Tapos parang bumukas or sumara yung pinto. Ayun yun guys, yung kinikwento ngayon. Yun. So, ayun. Pero first time ko yun sa buong buhay kung nakita ko ng ganun. Kasi dati, hindi bukas yung third eye ko. Baka dito lang bumukas. Pero after nun, wala naman akong napansin na kahit ano. Basta huwag ka lang matakot. So, hindi lang matakot. Tapos, ayun. Hindi naman sila, hindi naman sila nang harm. So, hindi naman sila nananakit. So, nagpaparamdam na sila na dito sila kasi bago kami dito. So, yun lang. So, paano kayo matakot? Yeah. Yung natira. Pa. Bakit kayo matatakot? Pa. Dami-dami. Oh, madami kami dito. So, tsaka ano, hindi na rin kasi matatakot kasi syempre focus sa work, ganyan, sa trabaho. So, sa pagganda, sa pagsaya. So, wala na kaming time para matatakot pa sa mga ganyan kasi pag naapektuhan kami, kawawa kami. So, wala lang. Masasanin din siguro. Pa. Si Alas tsaka si Balfour, may papagawa tayong challenge sa kanila. Alas! Come here, baby! May tsaka si Balfour. Siya. Dapat magkas... Kumakain si Alas. Kahit na! Kahit na, Alas! Bakit ka kasi kumakain? Anong oras na? Di na dinner time. Kasi ano, bakit direct? Yung wifi nyo saan nakakonect? Bakit humihina?
Ha? Direct sira. Ano yung second wifi? Parang may sira yung second wifi. Ito ba? No. Ito ba? Gamit ito? Hindi ko alam sa kanila, direct. Wala naman ako alam sa wifi nila. Nasa? Yung wifi ko tatlo. Kung saan-saan kailangan natin mag-alas tsaka si Balper. Ayun, si Balper. Bakit? Bakit? Tawag ka. Kumakain na. Kumakain na si boss eh. O ano lang to, saglit lang to. Alam mga mag-giliw. Ano po direct? So, ayan. Dapat, dapat kita kayo pareho. Kita daw tayo pareho. Bakit? Dito kasi tabi ko. Okay, so in-announce na kasi kagabi na kayo yung kakanta ng mga parts na naiwan ni K-Bai. Ah, apo direct. So ngayon, papatunayan nyo sa Magiliw yung ano sample. High note, high note. Mauna si... High note, high note. Gusto mo high note? La 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 yung last part na gusto mo, high note ko pa eh. Okay. Tunayan mo na. Ano kasi yun? Ba't bigla akong umalis, hindi ka nagpaalam. Kagi kay Chow yan. Chow yan eh. Ba't bigla akong umalis, hindi ka nagpaalam. Siguro ang pag-ibig mo sa akin ay pansamantala lang. Ba't bigla akong umalis, hindi ka nagpaalam. Walang but yun. Bigla lang. Bigla akong umalis. Wala, wala, wala pa. Kaya pala. Ano ba yan, alas? O, so, si ano na, si Balper na. O Balper, yung chorus. Chorus 1. Kanin pa ko siya, Aloy. Sanay mo pa lang agad manangin namin. Madali lang naman na akong kausapin. So what, pagod na rin naman ako sa atin. Wala akong pake, hindi kakawalan sa akin. Yeah! Joke sa baray na. Ha? Pasado na ba na direct? Si direct naman, ano? Direct naman. Ano na? Ikaw naman direct. Kanina pa una ka live, magdadalawang oras na. Hindi direct. Dami ko nang ginawa. Sample ka rin ng K-Bai. Ang dami na doon yung sinample. Dami ko na sinample kanina. Pinakita ko pa yung picture ko kanina nung first time ko yung movie dito. Sa at yeah. Dyan. Ay. Patay. Tapos K-pop, K-pop ni Alas, pinakita rin natin. Saan? Anong K-pop, K-pop? Ay, mga ano mo, yung mga performance mo nun. Wala, pati nakakaya naman. Gusto mo direct i-play natin yung isa? Huwag na. Ito, ito. yung sined niya. Alis na. Huwag na. Huwag na. Ah, di naman makita yan. Lubog yan, lubog. Ano mo, lubog? Huwag yung maigay. Huwag yan, ayoko niya. Tapos kahapon. Toxic yan. Alam niyo guys, sa Balay Alamat, iba-iba yung wifi connection depende sa floor. Merong Balay Alamat first floor, second floor, third floor. So, si Alas, kaya nawawala-wala. Kasi palipat-lipat siya ng floor. So, nadi-disconnect yung wifi every time lumilipat siya. Wala na, nag-lag na. Well, man. Wala na. Wala na. Wala kaming manig, nakalag ka. Connect ka sa ano, ground floor. Ah, 3G ka.
lag, internet lag. Nakibay tayo. Biglang ano, nawal. Yan! Sino yung nasa likod mo? Gami. Gami. Itatang ko siya direct kasi gutom na gutom siya. Bila ako, binila ng ano. Binibigyan ko na isang manok sa isang kanin. Ayaw niya. Naiiyak siya. Hindi ka sa ito niya ako. Saan nyo galing? Wala, bibilihan daw ako ni direct. Bibilihan. Thank you po. 84 hours pa naman ngayon. Abang gusto mo, bro. Abang gusto mo. Order lang grab. Grab. Gusto mo spaghetti? Abang bala. Bawang spaghetti. Gusto mo spaghetti? Ikaw, carbonara? Pancit. Pancit? Ah, hindi doon naman siya. Palabok siya, palabok. Hindi, palabok. 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 Okay, palabok. Ayan po, direct. Palabok. Ano? Palabok yung spaghetti. Explain natin yung RG yung buhok niya. Kung anong ano. Naisipan niya. Ba? Ganyan mo daw. Wag muna kayo. Hindi pa ako ready. Explain mo lang. Explain mo lang eh. Hello. Pag-ina muna yung inspire. Actually, ano, nagpag-upit lang ako kasi mahaba na yung buhok ko. Hindi, ano kasi nakaka natatakpan na yung mata ko. Kaya pinag-upit ako. Pero bakit nga ganyan? Yung, kaya nag-explore pa po ako direct ng ano, hairstyle. Si Derek, ano, idol na po yung nag-upit sa kanya. Sino si, ano? Si Tu? Hindi, magaling yun. Magaling yung magaling. Francis. Si Care. Si Evo. Care. Sabi ni Cassandra, oh, mukhang bunot daw yung... Sabi nga nila, laging akong inaasar. Mukhang bunot daw yung buhok ko. Di ba maraming natatanong ano? Mga yung K-drama na din yung Itaewon class. Ano yung drama? Wow, K-drama. Hindi ako mahilig sa K-drama. Sa Dota. Sa Dota lang. Mga mag-ilaw si Yoko. Bakit close up daw? PC daw direct. Hindi ko muna ipiflex ng buhok ko. PC? Baka asarin niyo pa ako. Ano daw? Ano naman daw may extra? Fish chicken. Sino gusto makakita ng buhok ko? Ako gami. Hindi kasi marami na ano. Ang late niyong kumain. Ang late niyong baka kayong connection. Ano midnight? Midnight snack yan o? Dinner po, Derek. Early breakfast. Dinner ko po. Ang ewan ko sila. Early midnight breakfast. Snack. Ba't ang late? Snack niyo daw, or... Ba't ang late kumain? Uy, saan may kami lahat kumain? Para sabay-sabay kumain lahat. Tapos, wala pa namang stock sabay ng kami pagkain. Lahat kaya, naisipan na lang namin muna mag-grab. Baka naman direct. Charot. Kung nandyan lang si Jack, saan ako dyan, nag-order ng pagkain. Jow, saan ka na kasi? Miss ka na namin. Si Jow, Park RG. Patay. Clock pa naman yung dance nyo bukas, di ba? 2 o'clock. 2 o'clock ang stretching. Opo, Derek. Dahil nakabalik na si Coach Jim galing Bohol. Sana all nakapag-bakasyon. Sana all nakauwi ng Bohol. Sana all nakapagbakas dun. Sana all. Ayun eh. Nagkasakit kayo lahat eh. Saan ka pala, RG? Mm-hmm. Eh, sana nag-sing tayo sa ano, sa Caloocan. Sarap sana dun. Sounds fun. Sana nagdagot ako sa Bales. Sarap. Naguya sana ang mga seafoods dito. Sarap. Kaya ang daming seafoods. Ganun. Hmm. Oh, ano ang dami biglang viewers? Ano lang? Oh, nag-start. Oh. Live kanina, ano lang, 20. Tapos habang lumalalim ang gabi, tumaas 150. Connected.
Pakita mo yung buhok mo, pre. Wag muna. It's not yet time. Hindi na siya siyong ngayon. Sibunot na siya. Oo, oh, nakasar nga na lang ako. Gusto mo suntokin ko sila ng lahat. Sibunot tsaka sibunot. Direk ako, inakasar ako. No? Di ba bawal yan? Kaila, gantihan mo na lang. Oh, pamain, pamain. Ano yan? Ano yan? Pamain, patis. Patis. Pochoro reveal. Miss ka na siya. Ito, sabi mo na. Yung kamay ko muli. Si Gami, direct. Oh. Hello. Hello. Ba't tinatago mo yung buhok mo, Gami? Kasi wala nga, hindi po siya nakaayos direct. Makalat po siya, so tinatago. Kayo na... Green pa rin naman, no? Kasi akala ng mga tao, lang... nagpaiba ka na ng kulay sa white. Lahat. Hindi, kasi hindi nila alam. Lang na. Nagkataon lang na, no? Nung pinopost yung pictures, nakakap ako kasi nakabakit hat ako ganun. Kasi parang tamad ako mag-fix ng hair. So, ayun, nakabakit lang. Tapos, nag-rumor na kayo na, no, naka, nagpakulay na ako, pero hindi talaga. Green pa rin siya. Siyempre. Yung green pa rin yan, guys, pero nagmukhang, ano na, blonde dahil. So, tinatanong ng iba, bakit yung kay Jiao daw, ang tingkad pa rin ng pink, pero yung sa'yo, nawala na. Sabay lang naman kayo nagpakulay, di ba? Kasi ano, parang si Jiao meron siyang, hindi po, si Jiao ata meron siyang nagpo-purple shampoo siya. Yun siguro yung nagpapatibay. Ako, wala akong purple shampoo. Ka mag-green ano shampoo? Pa? Pwede ka mag-green shampoo? Joke po yan, direct. Lang magdikdik ka lang ng dahon ng gumamela dyan, oh. Dahon ng guava. So, yun, green pa rin yung buhok ko. Pero, gusto baka gusto nyo magpakulay ako. Ano kaya maganda? Dapat every music video, nag-iiba kayo ng buhok tsaka kulay. Para masaya. Para bago, para gusto ko naman. Wag mo sabihin. Naman, para bago. Kalbo. Para bago, light green. Same. Green pa rin, light lang. Kalbo. Oh, kalbo, tas ano. Gusto mo magpalong hair, no? Yung hanggang ano. Mapapano sa'yo mo, iba naman yung hair ni Monex. So, aabangan nyo. Katanong dito sa question, ano sabi? Direk, kanino yung mga instruments na nasa Balay Alamat? O, sagutin mo, Gami. Instruments. So, yung mga instruments dito, kagaya ng gitara, yung flute ni Tomas, saka yung flute ni Tomas sa kanya yun. So, halos lahat ng mga instruments dito sa amin, pero may... Tamang, kaninong mem? So, yung isang gitara kay Tomas, meron din isang gitara si Taneo, meron din akong isang gitara. And, sino pa ba? Yung flute kay Tomas. Keyboard. Ano pa yung instruments natin dito? Yung keyboard sa management yun, di ba? Ah, talaga? Yung keyboard. Apo, ah, yung keyboard. Test mo naman yung bagong mic natin, oh, mahal yan. So, eto, bumili din kami ng mic. Dalawa. Nakita ko nga. Ano yan? So, ito yung ginagamit, gagamitin namin pag after training, gusto namin kumanta, mag-jam. So, magpapatugtog kami, sinasabihin namin. Yan. Hanggang alas 9 lang, baka ireklamo kayo ng mga kapitbahay. Opo. Tapos magkakaroon na kayo dyan ng anong, ano, ng itong, ano, in order ko, galing, ano, ng native na instrument. Ay, oo, oh, yun, yung angklong. Yeah. Kuglong. Angklong, tama ko ba? Angklong. Ay, klong, klong. Iba yung angklong sa kuglong. Ay, kuglong pala. O,
Ayun, wala lang. Nag-live kasi ako kagabi para mag-Q&A with ano, mga magiliw, mga curious, mga plano. Kasi 'di ba, ano? So iba yung konsepto ng Alamat para mas maintindihan. Ayun, tapos nag-live ulit ako. Nag-live ako ngayon actually hindi dahil sa Alamat. Parang in general lang, parang sa film, sa comics. Eh wala, puro Alamat na yung mga pinagtatanong nila. So ayun, Alamat na. Yo. Magmamask lang ako. Bakit? Kasi hindi pa ako nag-skincare. O siya, itigil na natin to nung makapagpahinga na kayo. Baka malate na naman kayo bukas. O, hindi ako nalilate. Si Alas lang. Si Alas, nalilate ng mga 5 minutes every day. Charot na. Binulgar. Joke lang. Maga si Alas palagi. Ako naman. Medyo. Sakto lang. Sakto maaga. Minsan late. Nako, pag nalilate kayo. Pag nalate kayo sa mga future yung activities kayo sa mga magiliw. Choppy. Ang sabi ko, ay, ang sabi ko, Choppy! Hindi ko talaga huli. Slow mo pa, direct. Ang sabi ko, next time na malilate kayo sa mga activity, lagot kayo sa mga magiliw. Ala, lagot ka, Alas. Hindi na naman siya nalilate. Ba't ka kasi nalilate? Minsan late, minsan absent. Dapat gumaya ka sa akin na ano. Never akong nalate eh. Joke lang. O ano, mag-log out na kayo. Magpahinga na kayo. Sige po. Good night, everyone. Mag-ingat kayo palagi ngayon, lalo na ICQ tayo. Na-extend pa, diba? So, mag-ingat kayo palagi. Yung. Hala, si Balfour, oh. Gumising daw kasi kayo maaga. Kasi, ano, eto si Balfour talaga. Eto yung pinakauna na kapag training, siya yung pinakaunang dumadating sa studio. So, shout out kay Balfour. Ayan. Ang tapang na tao. Magsalita ka, Balfour! Sabihin mo na yung totoo. Na ikaw talaga ang malaging nalilate. So ngayon, iniisip pa si Balfour i-cam siya. Ay, antok na ako. Copy. Ah, Alas. Saan ito sa akin? Ako na wala. Ay, mga ayaw pa nilang ano, mag-log out. Di pa sumasapit yung umaga na sa studio na yan. Si Balfour. Tara. So yun, naakit na kami. Mawawala na yung wifi. Kasi kukonect na naman kami dito. Dali! Choppy. Sabi ko, i-stop na rin yung live. Kaya mag-stop na rin kayo. Sige po, mag-exit na po kami.
Bye-bye. Mag-ingat din palagi. So, ayun. Ano pa? Ano pang ilang oras na ba tayo nag-uusap? O sige, 5 minutes, 11:45, ano na. Mag-ano tayo. Mag-stop live na tayo. So yun, ganun lang ang buhay nila bilang trainees. Ay, bukas pala, 6 a.m. to 7 a.m. ba yun? Basta merong morning show sa ABS-CBN, yung sakto. Sakto yung pamagat. May K-Bi performance na i-ere. Nakalimutan kong i-announce. Basta, ano, 6 a.m. to 7 a.m. yata yun. So, kung gumigising kayo ng maaga, panoorin nyo yung Alamat dun. Meron silang ano, intermission number na ginawa namin dati. So, ayun. Ano na? Sige, magbabay na tayo. Salamat sa pakikinig sa ating mga random conversation na makalat pa rin as usual. Ayun. Keep streaming K-Bi sa YouTube tsaka sa Spotify. Hopefully, maabot na natin yung 1 million views in the next 3 weeks, 4 weeks. Ayun. Tapos, yung Aki Alamid giveaway, I'm sure merong magpo-post about it ano, pag nabuo na yung mechanics kung paano yung ano, kung paano yung mechanics. Ayun. Bye-bye. Bukas, kapag sinipag ulit ako, sige, magla-live ulit tayo. Kahit wala nang saysay ang ating pinag-uusapan. Bye!